Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong tinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawa ng sundin ang loob mo upang sa pagdami naming at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamanmag na ahas at sino mang matukan ito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan.
Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dus at hilahin. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan, nang sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Nang mga bilanggong ang hatulay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinula ay ang banal na salita. Pag-asik ay ginawa ng Poong Gurong Dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sandibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko na sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sandibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama.
at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday of the fifth week of Lent. At sa atin pong mga pagbasa, narinig natin kung gaano kaimportante para sa atin ang manalig sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung kanino tayo nabibilang, taga saan man tayo. Ang sabi ni Jesus, kayo'y taga ibaba, ako'y taga itaas. Kayo'y taga sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Ganun po kaimportante ang maniwala tayong siya ang Mesiyas, siya ang ating Panginoon. Kamatayan sa kasalanan ang konsekwensya. Tungkol po sa mga Israelita ang unang pagbasa. Ang ibig sabihin po ng katawagang mga Israelita ay mga anak ng Israel o mga anak ni Israel. Sa madaling sabi, alam po nila kung kanino sila kabilang. Sa Diyos at kay Moises. Kaya sa kanila rin po nila ipinarating ang kanilang mga hinaing hinggil sa kanilang kalagayan. Sa gitna ng gutom at uhaw, madali lang pong humulagpos ang loyalty. Understandable naman, dahil basic needs ang apektado ng gutom at uhaw. At kung sa disyerto ka pa dumaranas nito, pati ang iyong safety at security needs ay apektado rin. Pamilyar po ang tema ng disyerto, lalo na po ngayong Lent. Ang Kwaresma po kasi mismo ay pananariwa sa alaala ng 40 araw at gabing inilagi ni Jesus sa disyerto sa pag-aayuno at pagdarasal. Ito rin ang pag-aalaala sa 40 araw din naman na inilagi ng mga Israelita sa disyerto. Mula po nang matubos sila sa pagkaalipin sa Ehipto, naharap na sila sa pagpili kung susundin ba nila ang Panginoon o hindi. At maraming beses po silang pumalpak dito. Tumalikod sa Diyos, nagdalawang isip sa kanyang biyaya, gumawa pa ng ibang sasambahin, at ginusto pang muling bumalik sa inalisan na nilang Ehipto. Maaring masabi po natin ngayon na napakadali namang magbago ng isip ng mga Israelita. Sila na nakasaksi ng mukhaan sa napakaraming kamangha-manghang ginawa ng Diyos para sa kanila. Nariyan ang pagliligtas sa mga salot, ang hiwaga sa Red Sea, at ang mana mula sa kalangitan. Pero ano ho ba ang malaking kaibahan natin sa kanila? Gaano kadalas po ba nating tinatalikda ng Diyos sa unang bitiw pa lang ng pangakong karangyaan o pag-ahon man lamang sa kasalukuyan nating kalagayan? Tayong gaya nila ay napalaya na rin sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng sakramento ng binyag at pakikipagkasundo.
Lagi po yung available. Ayun po, may mga pari po tayo dyan nakaupo, naghihintay sa inyong pagbabalik. Tayo na patuloy na binubusog ng sakramento ng banal na Eukaristiya. Gaano po kadalas nating ninanais na bumalik na lamang sa kinasanayan nating sarap at alwang hatid ng ating kasalanan. Mga kapatid, paano po ba tayo makapananalig ng husto sa ating mahal na poong Jesus Nazareno? Paano po magiging wagas ang ating pananampalataya? Kung paano pong sa mga Israelita'y ipinapili ang buhay, gayon din pong sa ating ipinapipiling kilalanin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtatakwil sa ating mga dinidiyos. Ang mga itinuturing nating absolute sa ating buhay. Yun po kasi ang mahirap pag may itinuturing tayong absolute. Ginagawa natin itong parang Diyos natin. Kasi Diyos lamang ang absolute. Siya lamang ang constant. Ipinapipili din po sa atin na piliin ang buhay at tahakin ang landas ng tamang pakikitungo sa Diyos. Paano ba ang tamang pakikitungo sa Diyos? Medyo mahirap, ano? Kasi kung minsan naaalala lamang natin ang Diyos kapag sadsad na tayo sa ilalim. When we hit rock bottom, and then we remember God. Kapag nasubsob na tayo, kapag nalaglag na tayo, at kapag hindi na natin mawari ang ating gagawin, naaalala natin ang Diyos. Mabuti rin kung sa pagtahak natin sa tamang landas ng pakikitungo sa Diyos, ay tatahakin din natin ang tamang landas ng pakikitungo sa ating kapwa. Dahil sa pamamagitan po ng mabuting pakikitungo natin sa ating kapwa, nasa salamin ang ating mabuting pakikitungo sa Diyos. So, kung hindi natin maaalala lamang ang Diyos kapag kailangan natin siya o when we hit rock bottom, paano ba ang tamang pakikitungo sa Kanya? Lagi natin siyang isama. Huwag nating iwan ang Diyos kung saan tayo pupunta. Huwag nating takpan ang Kanyang mga mata kapag gagawin na natin ang paborito nating kasalanan. Lord, dyan ka muna ha. Pikit ka muna. Noong tinanggap natin ang Kanyang presensya sa sakramento ng binyag at habang nino-nourish natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa tuwing tayo'y tumatanggap ng banal na Eukaristiya, sinamahan na niya tayo. At patuloy tayo niyang sinasamahan. Ang image natin na maganda eh, parang noong una tayo ang namamangka sa ating buhay, tayo ang sumasagwan. Pero noong nag-join na ang mahal na Senyor sa ating bangka, kinuha niya na sa atin ang sagwan. Siya na ang sumasagwan at hindi na niya tayo iiwang mag-isa sa bangkang iyon kailanman. Ibig sabihin, kung pupunta ka doon sa iyong occasion of sin, kasama mo rin siya. Nakakahiya naman, di ba? Kasi bibit-bitin mo pa doon ang Panginoon.
yung realization na yun na kasama mo rin siya sa iyong paggawa ng kasalanan, ang siya ring magmo-motivate sa atin na tayo ka muna. Nakakahiya naman kung hihilahin ko pa ang Diyos dito. Wag na nga. Wala ngang ibang makakaalam. Wala namang may kilala sa akin dito. Pero malalaman ko at kilala ko ang sarili ko. At mapapahiya ako sa aking sarili. Kung paanong mapapahiya ako, makakahiya naman din sa Diyos. Mga kapatid, mag-e-extend itong ating gagawing pagtahak sa tamang landas ng pakikitungo sa Diyos at sa kapwa sa pagkalinga sa mga dukha, pagpapatawad sa mga nanakit sa atin, at pagpapalaya sa ating mga sarili mula sa mga libingang ginawa natin para sa ating mga sarili. Anumang forma yun, libingan man yun ang ating pagkamakasalanan, libingan man yun ang ating depression, ng ating pagdadalamhati, ng ating suffering, hindi po tayo doon nababagay at hindi po tayo doon nabibilang. Sa buhay po tayo nabibilang. Kaya piliin ang buhay. Maging ito man ay sa pagpapanibagong buhay o yung palaging ibinibigay sa atin ng mahal na Senyor na maraming second chances o sa muling pagkabuhay sa piling ng sa atin ay nagbigay buhay at patuloy na nagbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pananampalataya po tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang Anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa aming, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot, at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo nawa na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis.
di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, bumihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati at sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig,
bago umalis sa harap ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahigit, mayroon ka bang nababatid? Buntong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanakog sa mundo, nagdusa at tumanas ng nibong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad ko masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinangga pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Lahit bayaran ka, hindi sapat ito, lupang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating ng March 28, 2023, Martes, mamaya pong gabi sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan ng ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mong laging makasalo sa iyong mga bigay na biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga may daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglayang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.